Napag-usapan natin ang patungkol sa paglalaban nitong sila Shion at Minaza. Itong si Minaza pala ay isang insectar, isa siyang worm type na demon. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito, ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. Tinanong nitong si Minaza kung ang tinutukoy daw ba nitong si Shion na nakalaban niya ay si Razul. At mayabang naman na tumango itong si Shion dito. Sabi ni Minaza, trainer daw sila nitong si Razul. Sila daw ay mga invading species na galing sa ibang world. Tinanggap daw sila dito nitong si Emperor Rudra. Kaya nagkaroon sila ng lugar na matitirahan. Pero kahit daw na ganito ang ibinigay sa kanila nitong si Emperor Rudra ay nagawa pa rin nitong si Razul na ibetray sila. Nagpapaliwanag itong si Minaza pero walang naiintindihan itong si Shion dito. Nakatingin lang sa kanya itong si Shion at naiisip lang nitong si Shion na ano daw kaya ang sinasabi nitong kanyang kalaban. Pero may gustong itanong itong si Shion sa kanya. Tinanong nitong si Shion kung meron pa daw ba sila na ibang mga kalahi na pumunta rin sa may world na ito. Naisip kasi nitong si Shion itong sila si Shion at Apito kasi baka kaibigan daw ito nitong dalawa. And in that case daw ay hindi magandang idea na patayin itong si Minaza. Then sumagot itong si Minaza sa kanya. Sabi ni Minaza, marami daw races na galing sa ibang mundo na nagtatangka na sumakop sa mundong ito. Dumadaan daw itong mga ito sa gates of the underworld. Dahil from time to time daw, nagbubukas ito. Isa na daw sila sa ibang mga race na dumaan dito. Hindi pala sinagot nitong si Minaza yung tanong nitong si Shion sa kanya. Pero pinabayaan na ito nitong si Shion. According to Minaza, merong tatlong major races sa may underworld na naglalaban-laban for supremacy. Dahil ang underworld ay world na extreme ang poverty, taghirap sa may world na ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming ibang species na nagtatangka na sakupin itong mundo nitong sila Shion. Dahil in comparison sa may underworld ay masagana itong cardinal world. Maraming beses na pala na nagpadala ng kanila mga forces itong mga insectars dito sa mundong ito in attempt na mag-expand ng kanilang territory. Pero hindi lahat ng mga insectar ay sang-ayon sa gusto mangyari ng kanilang insectar emperor na sakupin itong cardinal world. Kabilang na sa mga insectar na tutol dito ay yung insectar na si Razul. Nung narinig nitong si Shion ang ipiniliwanag nitong si Minaza sa kanya ay bigla niyang naalala na itong si Shion at Apito nga ay tumatakas din sa isang kalaban nung sila ay in-rescue nitong si Lord Rimuru. Ang pumasok sa isip nitong si Shion ay kabilang itong sila si Shion at Apito sa mga hindi sang-ayon na sakupin nila itong mundong ito. Kaya nagkaroon siya ng conclusion na hindi kaibigan nitong sila si Shion itong si Minaza dahil magkaiba nga ang kagustuhan nila. Itong si Minaza ay isa talagang kalaban. Nung nakapag-decide na itong si Shion na tapusin na itong si Minaza, sinabi niya dito na kalaban nga daw pala talaga ito. At sabi naman itong si Minaza dahil daw sa pakikipag-usap nitong si Shion sa kanya, nagkaroon daw siya ng enough na time para i-revive ang kanyang mga minions. Biglang nang itlog itong si Minaza at napisa agad ang mga itlog niya. Naging mga soldiers itong mga ito. Tumawa ng malakas itong si Minaza at sinabi niya kay Shion na mukhang pagod na daw ito sa naging laban nila kanina. Sa tingin daw ba nitong si Shion, kaya niya pa rin labanan itong mga bagong minions na create niya. Tumawa uli itong si Minaza ng malakas at talagang nagyayabang siya nang biglang inisway nitong si Shion ang kanyang espada at in one sweep ay pinatay nitong si Shion ang mga bagong spawn na kalaban. Nagulat itong si Minaza nang dahil dito. Sabi ni Minaza, imposible daw. Paano daw ito nangyari? Binigyan daw siya ng powers nitong sa Emperor Rudra. Kaya supposed to be ay dapat daw ay mas malakas na ang mga bagong soldiers niya. Hindi makapaniwala itong si Minaza na winanhit lang ito nitong si Shion. Ang power ni Minaza ay katulad ng Queen Worship nitong si Apito. Isa itong unique skill na tinatawag naman na gluto ni Rebirth. Kaya niya na makapag-produce uli ng countless children as long as nai-devour niya uli
itong mga katawan nito kapag ito ay napapatay ng kanilang mga kalaban. Proud na sana itong si Minaza sa mga children niya dahil ang mga ito ay may strength na comparable sa mga upper level demons. At hindi lang yon, kaya din i-rival nitong mga ito ang mga unawakened na mga demon lords. Pero ngayon ay hindi man lang nakaporma itong mga ito at hiniwa ito ng sabay-sabay nitong si Shion. Ini-activate na nitong si Shion ang optimal action ng kanyang chef na unique skill at naibus nito ang power ng kanyang atake na puno lalo ng galit itong si Minaza dahil once again ay namatay uli ang mga anak niya. Kaya sabi niya ay hindi niya daw mapapatawad itong si Shion. Ipahiram daw ng mga anak niya sa kanya ang kanilang mga strength at siya daw mismo ang lalaban dito. Sabi naman ni Shion ay nakakatawa raw ito pero sige lang daw, tinatanggap daw nitong si Shion ang kanyang challenge na idagdag kay Minaza ang power ng kanyang mga children at pumorma itong si Minaza sa kanyang battle form. Pero walang pakialam dito itong si Shion. Initaas niya ang kanyang Gurikimaru. By the way, ito yung pangalan ng kanyang espada. Then nagsimula na ang kanilang laban. Nakakapag-deal na ng damage itong si Minaza. Pero wala itong kwenta dahil instantly naman ito na pinapagaling ng ultra speed regeneration nitong si Shion. Kaso nga lang ay hindi naman ma-penetrate nitong si Shion ang exoskeleton nitong si Minaza. Kaya kahit na hindi siya nito natatalo ay hindi niya rin ito matalo. Ang exoskeleton kasi nitong si Minaza ay hindi kayang magasgasan maging ng isang mythical grade na weapon. Superior itong si Shion when it comes to strength. Pero superior naman sa kanya itong si Minaza in terms of defense. Sabi ni Shion ay nakakainis daw. Ganito na naman daw ang kanilang laban. Naalala kasi nitong si Shion yung time na kalaban niya itong si Razul. Talagang napakatigas din ng exoskeleton nito. Hindi niya ito mahanapan ng kahit na anong weak point. Ang kailangan lang nitong si Shion ay ma-crack niya ito ng kahit konti. Dahil once na na-crack niya na ito, ay pwede niya nang gamitin ang kanyang unique skill para ma-penetrate niya ito ng dire-diretso. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.